Guys, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, I'm back again and again and again. So for today's video, ang gagawin nitong video is walang iba kung hindi ang kababalaghang istorya. Story. Kababalaghang story. So ayan guys, nangyari ito sa condo. Kasi guys, may isa dating student, no? Wala po siyang supply, hindi nauso yung supply ngayon. Is up. Ito guys, ang story ito sa condominium. Sa condo yun. Basta kaya sa condo. Hindi ko kasi anong bobo ko kasi mag-explain. Alam nyo ba guys, sa condo may isa kasing ano, student. So, ano, yung bahay kasi nila sa ano, parang probinsya. So, lumipat siya sa city. Siya lang mag-isa. Para dun mag-aral. So, nakalipat siya sa condo unit niya. Sa condo niya. Dun siya na naglipat na dun sa condo. Tapos, yung condo na yun, guys, alam nyo ba, yung dating condo na yun is, yung dating may-ari ng condo na yun is patay na. Hindi siya namatay. Pero hindi alam ng lumipat. Hindi alam ng babaeng student na may namatay na rin. Hindi na lang siguro nga sinabi, binenta na. Pero yung nakabili nun is babae din. Para pinaano niya, pinapaboardan niya. So, yung nakaboard yung student nga. Pagkatapos nun guys, nung lumipat na siya, nung papasok pa lang siya, parang mabigat pa sa pakiramdam niya, parang may bumaba, parang binabala, ano na, parang may ayaw mapapasok sa kanya. Tapos nun guys, nung siya lang mag-isa dun guys, eh, parang yung parents siya nagbibisita lang. Tapos nung nag-ano na siya, malapit na siyang matulog, pumunta siya sa CR. Pagkatapos nung pumunta siya sa CR, parang yung pinto, parang parang nagbubukas-bukas na hindi naman malakas, parang mahina lang. Tapos nagtutok-brush kasi sa yung CR, malaki, may lababo. Tapos, nung tinignan niya, walang mga tao, tapos walang hangin, guys, kasi naka-aircon yun din na. Tapos, hinayaan niya na lang. Tapos, nung lumabas na siya, alam niyo ba, guys, nung habang natutulog siya, parang nagbangungot siya. Sa pangungot niya, parang may lalaki na gusto siyang pa-icing sa condo na yun. So, parang, ano na yun, gumising siya. Tapos, tumawag siya sa kaibigan niya. Tapos, nung tinawagan niya yung kaibigan niya, sabi niya, pumunta ka dito bukas. So, pumunta yung kaibigan niya nung umaga na. Pagkatapos nun, nung nakapunta na yung kaibigan niya, kinuwento niya yung nangyari, yung mga bangungot niya. Parang may gusto magpaalis sa kanya. Tapos sabi ng friend siya, hayaan mo na yun. Tapos yung friends niya, alam niyo ba guys, pumunta ng CR kasi magsi-CR sana. Tapos abang nagsi-CR siya, biglang nagsara yung pinto na sa loob siya. Biglang nagsara, hindi siya mabuksan. Tapos, nung pag-renew niya sa salamin, nakita niya yung lalaki na lumilitaw, tapos nakita yung face. Tapos, grabe talaga yung sigaw niya. Tapos, sabi niya, friend, buksan mo. Totoo ngayon. Tapos, sabi, ito ngayon sinasabi ng friends niya. Ngayon, buksan mo. Sabi niya yun. Tapos, yung kaibigan niya, hindi niya mabuksan. So, kinuha niya yung susi, tapos minuksan. Nung nabuksan na nung pagkabukas niya, grabe talaga yung takot ng kaibigan niya. Biglang nawala yung kaluluwa kasi sinigaw siya na to. Tapos noon, umalis yung franchise. Parang ayaw na dun magpumalik ng condo ng kaibigan niya. Tapos yung babaeng salin, so syempre kailangan niya din naman isin kasi wala siyang matirahan, yun lang yung pwede. So wala kasing bakante yung ibang condo. Tapos noon guys, habang natutulog na siya nung gabi na yun, parang may lumalakad pabalik-balik sa kwarto niya. So hindi niya pinansin, tumulog siya ulit. Kasi sabi mo baka ano lang eh, habang natutulog siya, parang, di ba, dito yung question niya. Parang unti-unti na papadito siya. Parang malalaglag na siya. Pumisog na naman siya doon sa, parang, kasi yung bed, yung higaan, parang malapit na siyang malaglag. Pumisog-pusog naman siya sa kanpila. Pag-isip niya, malapit na naman siyang malaglag. Tapos, may aparador kasi sa kwarto niya. Yung aparador, hindi niya alam kung kanino aparador niya. Siguro yung sa lalaki na yun, na kaluluwa. Tapos yung kama, hindi din sa kanya. Parang sa ano. Tapos, umuisog talaga siya. Parang, habang natutulog na naman siya, umuisog na naman siya dun. Tapos, bumaba siya kasi parang may kumakatok sa ilalim ng kama.
Tapos, nung tinignan niya, nakita na yung kaluluwa. Yung kaluluwa. Pagkakita niya yun, gabi yung sigaw niya. Tapos, ano, nung pagkakita niya yun, kumuha siya ng, ano, ng kandad, ng susi. Kasi buksan niya, bubuksan niya na sana yung, ano, yung pintuan nila. Kasi biglang nag-lock. So, kumuha siya ng susi. Nung pagkakuha niya ng susi, bigla naman, ano, yung mga unan at saka yung higaan niya lumipad. Tapos, yung magis, pagunta sa kanya, natumba siya. Tapos, may parang ilaw, yung ilaw, parang nagpapatay-patay sindi. Tapos, yung ilaw na, ano, na lumipad din, pagunta sa kanya. Tapos, may kutsilyo, yung kutsilyo, lumilitaw din. Tapos, sinaksak sa kanya. Tapos, ayun, namatay na siya. Pagkatapos ng umaga, pinunta na siya ng mga magulang niya, abutan na lang siyang patay. So, hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino yung namatay. Pero, ang sabi-sabi nila, yung pumatay daw yung kaluluwa. So, totoo ba guys? Kaluluwa yung pumatay o tao? Pinasok siya ng tao. Pero, feeling ko kaluluwa. Sa inyo ba guys? Mag-comment. Bye guys! Thank you for watching and please do like and subscribe. So, yun lang. Bye! So guys, mag-uusay na daw si Mona tonight.